Pao, mga Kim Chu at mga Paul Avellino fans at mga supporters natin dito sa Unbearable Channel at lalong-lalo doon sa mga mahilig mambash sa atin, o di ba, na may masabi lang, hindi ka lang pinaburan, ganyan kung ano-ano na pinagbibibintang sa atin. But this time, we're going to be fair kasi ibabalita natin dito sa Unbearable Channel na mukha nga talagang lumampas na doon sa stage na sinasabi nating kasi may mga projects lang na ginagawa. Kaya pakilig ng pakilig ang Kim Pao, kaya sakay ng sakay sila sa mga shipping sa kanila. At ngayon mukhang mas malalim na ang kanilang ugnayan dahil hindi lang isa, dalawa ang mga nagpapatunay na bukod sa mga sightings sa kanila, bukod sa mga exposure nila, kagagaling lang nila sa LA kung saan nagtanghal ang ASAP, at talaga namang sobrang maraming mga Kim Pao fans ang kinilig doon, at talaga sinabing tuwan-tuwa sila sa nararamdaman nilang pagmamahala ng dalawa, na hindi man nila inaamin pa kung anong level or kung anong label na ba. Pero malinaw na nakikita ng lahat ang maganda nilang samahan na parang i-conclude na natin na sila na is very good. O, diba? So, yun nga lang, kasi diba, since sabi nga natin ng mga nakaraan natin ng episode, yung mga mababasa, panoorin nyo muna yung mga previous episode, na diba nagkakatulungan nga sila kasi para yung umaangat ang career nila. O, diba? Si magkakaroon sila ng mga endorsements, nagkakaroon sila ng mga ganyang racket abroad, etc. And this time, gagawa na sila ng pelikula na pagsasamahan nila. Sabi nga ng mga executives na nakausap namin, might as well, kung sa tingin talaga naman ng lahat at marami silang mga following, bakit hindi natin sila bigyan ng proyekto na, alam mo yon, kahit on screen, nadadala nila yung kilig at mas mararamdaman na maraming nanonood sa kanila ang kanilang samahan o pagmamahalan. O, diba? Kaya abangan nyo doon po ang pelikulang gagawin nila under Star Cinema. Nasaan na nga ba yung title ng movie na yon? Ano na yon? Nasaan na yun doon? Kalimutan ko na yung title ng movie. Basta sandali, ano pelikula yun doon? Kasi baka i-bash na naman ako ng mga fans. Diba sasabihin nila, basta may kinalaman sa love, will disappear something. Sandali, my love will make you disappear. Yun ba yun? Mm-hmm. Bonggang storyline. Okay. Tama nga, my love for you will make you disappear something. Mm-hmm. My love will make you disappear. Oh, yun, tama nga ako. My love will make you disappear. Yun ang title ng pelikulang gagawin nila under Star Cinema. Sabi nga ng mga nakapanayam namin na, why not? Lalo pa't mukha namang mas nagiging solid yung following ng mga Kim Pao fans. At sila talaga yung sinusuporta ng bonggang-bongga. Keep on supporting. Bongga yun. Diba kahit kung si ano nga, naalala ko, masayang kwento to. Kasi si LJ Reyes, yung nanay ng anak ni Paul Avellino na pinakilala nga niya kay Kim nang pupunta sila sa States, tapos inilabas ni Paulo. Kasi si Paulo naman talaga consistent yan sa, alam mo yun, hindi yan mahilig sa publicity. Kasi kahit doon sa isang thread niya na susubaybayan namin, ang hilig talaga niya mag-post ng mga pictures, ng mga lumang pictures. Kaya nung huli ko nakita yung mga twisters at kung ano-ano pa, mga gusto niya kasi may pagka ibang art, classic artist nga itong si Paolo. So pinakilala niyo yung anak niya, Aki ba yung pangalan nun? And then, ang sunod nating nabalitaan, nag-followan na sa Instagram or social media account nila si LJ Reyes at saka si Kim, na malaking indikasyon or pagpapatunay na talagang komportable at mukhang nag-level up ang samahan or ang pagiging mag-jowa man. Sabihin na natin dito na mag-jowa ngayon ni Paula at saka ni Kim. Kasi para madala mo yun sa outside at sa personal na level ng buhay mo at maging gawin mo siyang bahagi is something, di ba? So magandang chika yon. Plus, yung mga pagnunukso na ginagawa ng mga kasama ni Kim sa Showtime ay particular na talaga naman nagpapakita na sobra-sobra na ang nakikita nila, nararamdam nila kasiyahan ngayon ni Kim. And if I am not mistaken,
ito habang pinavlog ko ito kanina, napanood ko si Robby Domingo sa Pinoy Big Brother na winalcome back niya nga itong si Kim dahil bumalik sila as host ng show. Eh talaga namang tinukso-tukso niya na naman si Kim. Puro ganun panunukso. And sa lahat ng ito ay tinatanggap ito ni Kim. Unlike before na parang may kinikwento pa siya, ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. This time, puro ngiti ang isinusokli niya na pagpapatunay lamang na, at paniniwala nating lahat kaya dito sa Unbearable Channel na nag-level up na. Sana magtuloy-tuloy dahil marami kayong followers, ang daming tumutulong, sumusubaybay sa inyo. At mas maging maligaya sana kayo, hangad namin yan. Kasi lahat naman tayo ay gusto natin maging masaya at positibo lang. So good luck, congratulations sa inyo Kim Pao and sa darating ninyong project together na My Love Will Make You Disappear ng Star Cinema na pagsasamahan ninyo very soon. Thank you very much. At ito po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat.